One night with my boss. Marahang napabuntong hininga si Sophie Velasquez nang matapos niyang basahin ang dokumento na nasa kanyang harapan. Ipapapirma niya iyon sa tamad niyang boss na si Tristan Del Predo. Napasimangot siya. Mabuti na lamang at malaki ang sahod niya bilang sekretarya nito. Kung hindi, baka nag-resign na siya. Well, ayos lang yon. Basta nabubuhay ako ng sahod ko araw-araw. Mahirap kaya maghanap ng trabaho ngayon. Nakataas ang kilay na sabi ni Sophie sa kanyang sarili. Napabuntong hininga siya na matapos pagsunod-sunurin ang mga dokumento. Tumayo siya at nagtungo sa opisina ng kanyang boss. Kumatok siya ng 3 beses sa pintuan. Walang sumasagot. Dahil nabibigatan siya sa dokumentong dala, binuksan na niya ang pintuan. Natigilan siya nang mabungaran ang natutulog na binata. Nakasandal si Tristan sa swivel chair nito habang nakapikit ang mga mata. Tinitigan ito ni Sophie. Napakagwapo talaga ng binata. Makakapal na kilay, makinis na mukha, mapupulang labi na may kakapalan, ngunit mukhang masarap halikan. Kinastigo niyang sarili sa naisip. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Tristan at nahuli siyang nakatitig rito. Patay-mali siya siyang napangiti. Dumiretso naman ito ng upo. Sir, nandito na po pala yung mga dokumento na kailangan niyong pirmahan. Nakangiting sabi ni Sophie. Nakatitig lamang sa kanya ang binata. Naalimpungatan ng loko, sabi niya sa sarili. Lumapit siya sa mesa ni Tristan at ibinabaraon ang bitbit na dokumento. Tumalikod na siya at akmang maglalakad na patungo sa pintuan nang magsalita ang lalaki. Sure ka ba na nireview mo lahat ng to? Tanong ng binata. Pinaikot niya ang kanyang mga mata. Humarap siya at ngumiti. Oo naman po Sir Tristan, pinagpuyatan ko po yan. Sarkastikong sabi niya, nakatitig lamang ito sa kanya at nagpakawala ng buntong hininga. Makakaalis ka na. Tumalikod na si Sophie at lumabas ng silid habang bumubulong. Ay, ano ba yan? Wala ba siyang tiwala sa akin? Aba, 4 years na kami magkasama. Nagdududa pa rin ba siya sa kakayahan ko? Naiinis niyang sabi habang padabog na naupo sa kanyang swivel chair habang nakasimangot. Ngunit sa kabilang banda ay inisa-isa naman ni Tristan ang mga dokumento na nasa kanyang mesa at pinirmahan iyon. Bigla ay naisip niya ang sinabi sa kanya ni Sophie. Hindi siya nagdududa sa kakayahan ng dalaga. Sa 4 na taon niyang sekretarya ito, alam niyang mapagkakatiwalaan ito at ginagawa ng tama ang trabaho. Sinabi lamang ni Tristan iyon dahil gusto pa niyang titigan ang maganda at maamo nitong mukha. Alam naman niyang peke ang ngiti nito dahil tiyak niyang naiinis ito. Napangiti siya. Sa loob ng 4 na taon ay naging torpe siya. Aaminin niya, gusto niya si Sophie. Simple, masipag at may pangarap sa buhay. Iyon ang gusto niya sa isang babae. Kaysa mayaman, puno naman ng arte ang katawan. Biglang tumunog ang cellphone niya. Ang kanyang amang si Benedicto ang tumatawag. Dad, sambit ni Tristan nang sagutin niya ang tawag. Iho, may meeting ka sa Biyernes. Kailangan mong i-discuss ang tungkol sa return of investment ng mga investor ng kumpanya. I-discuss mo na rin ang bagong proyekto ng kumpanya. Gawin mo yan, Tristan. Huwag mo nang ipagawa kay Sophie. Aba, maawa ka naman sa kanya. Lahat na lang ng trabaho ay inuutos mo sa kanya. Galit nitong sabi. Yes, Dad. Ako nang gagawa. Don't worry. Sabi na lamang ni Tristan at pinatay na ang tawag. Gusto ng magulang niya si Sophie. Masipag at mabait kasi ito. Bakit daw hindi niya ligawan? E torpe siya. Tiyak na magpupuyat at mag-o-overtime na naman si Tristan ngayon. Nakatanggap siya ng email sa kanyang ama patungkol sa mga proyekto. Napag-usapan na nila ito ng kanyang ama. 3 araw niyang gagawin ang presentation. Napasabunot na lamang siya sa kanyang buhok. Sinimula na ni Tristan ang paggawa ng presentation. Gusto na niyang ipagawa iyon kay Sophie pero malalaman iyon ng kanyang ama. Alam nito ang gawa niya at ang gawa ng kanyang sekretarya. 2 oras na siyang nasa computer pero 2 slides pa lamang ang kanyang nagagawa. Napamura si Tristan at napasandal sa kanyang swivel chair. Naihilamos niya ang palad sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang orasan at 3:00 na iyon ng hapon.
Bumukas ang pintuan at pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang paper bag ng isang sikat na fast food. "Merienda na muna kayo, sir. Baka pagod na kayo." Sarkastiko nitong sabi. "Makita lang kita. Nawawala ng pagod ko," sabi ni Tristan sa sarili. Inilapag nito ang paper bag sa mesa. "Mukhang busy kayo ah, sir," tanong nito. Bumuntong hininga siya at itinutok ang paningin sa monitor. Baka mawalan siya ng sasabihin kung titingnan niya ang mukha ng dalaga. "May pinapagawa si Dad sa akin na presentation para sa return of investment ng mga investor ko. Sa Biyernes ko i-discuss. Kailangan ko ito matapos bukas." Nalulungkot niyang sabi sa katinignan si Sophie. "Ako nang gagawa. Isend mo sa email ko na umpisahan mo at ang files na sinad ni Sir Del Predo," sabi nito habang nakatingin sa kanya. Napangiti si Tristan. Hindi na siya mahihirapan, pero naalala niyang sinabi ng kanyang ama. "Baka magtaka si Dad. Alam niyang pagkakaiba ng gawa ko sa gawa mo," kinakabahan niyang sabi. Hindi naman siya natatakot sa ama, kundi ayaw niya lang na magalit ito. May sakit sa puso si Benedicto, kaya napaaga ang pagiging CEO niya. Kapag sinabi nito, ay dapat gawin niya. Kumindad si Sophie na naging dahilan para matigilan siya. Mas gumaganda ito sa paningin niya. "Akong bahala, sir. Tatawagan ko siya mamaya," sambit nito. "Maraming salamat, Sophie. Dadagdagan ko ang sahod mo sa katapusan. At pagkatapos ng meeting, ititreat kita sa paborito mong restaurant." Nakangiting sabi ni Tristan. Nanlaki ang mga mata nito at nagpasalamat dahil sa kanyang alok. Nang makaalis ang dalaga, ay pinasa na niya ang naumpisahan at ang dapat itong gawin sa email. Napasandal siya sa swivel chair. "Ay, hulog ka talaga ng langit, Sophie, sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. At mas lalong nahuhulog ang loob ko sa'yo," sabi niya at napabuntong hininga. Makalipas ang ilang minuto, ay tumawag siya sa Jolly Restaurant para magpa-deliver ng merienda para sa dalaga. Hindi maiwasang mapangiti ni Sophie nang may dumating na delivery. Isang jumbo hotdog, spaghetti at choco float. Alam niyang ang boss niyang nag-order niyon para makabawi sa kanya. Kalahati pa lamang ang nagagawa niya at baka bukas pa niya ito matatapos. Mag-o-overtime na lamang siya hanggang alas 7 ng gabi. Napatingin siya sa relong pambisig. Alas 5:30 na ng hapon. Napatingin siya sa pintuan. "Wala bang balak umuwi tong boss ko na to?" tanong ni Sophie at muling itinoon ang atensyon sa ginagawa. Nakakalahati na niyang ginagawa at alas 6:30 na ng gabi. Tapos na rin niyang kainin ng pagkain. Hindi pa rin lumalabas si Tristan sa opisina nito. Nagtaka man ay hinayaan na lamang niya ito. Nang mag alas 7 na ng gabi ay isinave na niyang ginagawa at pinatay ang computer. Bukas na niya tatapusin iyon. Bukas na rin niya tatawagan si Mr. Del Predo na siya ang gumawa ng presentation. Sakto naman na lumabas si Tristan. "Oh, nag-overtime kayo, sir?" nagtatakang tanong niya. Imposible kasi mag-overtime ang boss niyang tamad. Tiningnan siya ni Tristan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sophie sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Para bang may ibig sabihin iyon. Napalunok siya. "Hinintay talaga kita. Ihahatid kita sa inyo. Mahirap pa mag-commute ngayong gabi, Sophie," matigas nitong sabi. Natouch naman siya sa sinabi nito. Concerned din pala ito sa kanya kahit inaalila siya. "Well, ayos lang. Malaki naman ang sahod niya. Nakakatulong si Sophie sa magulang at mga kapatid." Lumamlam ang mga matang nakatingin sa maamong mukha ni Tristan. "Salamat sa pag-aalala, Sir Tristan," puno ng sinseridad niyang sabi. Ngumisi naman ito. "At saka, kailangan ko ng sekretaryang kagaya mo para sa kumpanya. Kaya hindi kita pwedeng pabayaan," sabi nito sa katumalikod. Umirap si Sophie saka kinuha ang bag. "Kala ko naman concern na concern. Yun pala eh, dahil pala sa kailangan niya pa ako. Buisit talaga." Naiinis na sabi ni Sophie habang nakabusangot. Sinundan niya ang masungit niyang boss na araw-araw yata may regla. Nang makalabas sila ng gusali ay nagtungo sila sa parking area at sumakay sa Ferrari ng boss niya. Hindi naman nabago kay Sophie dahil lagi siyang nakakasakay sa mga sasakyan ng binata kapag may meeting ito sa ibang lugar. Halos lahat na ata ng sasakyan nito ay nasakyan na niya.
Pinagbuksan pa siya nito ng passenger seat. Aba, maginoo din pala itong boss ko, sabi ni Sophie sa sarili. Pero parang gusto niyang sumakay sa backseat at ma-feel na maging boss naman minsan. Pero hindi naman niya pwedeng gawin iyon dahil sekretarya lamang siya. Baka masisante pa siya. Pumasok na siya sa loob matapos magpasalamat. Hindi maiwasan ni Tristan na sulyapan ang dalaga. Tulog na ito. Bigla siyang nakaramdam ng konsensya dahil pinagod niya ang dalaga. Saglit niyang inihinto ang sasakyan sa gilid ng daanan at pinakatitigan si Sophie. Mula sa kilay, makinis na mukha, maliit na nunal sa gilid ng ilong at mapupulang labi. Hinaplos niya ang pisngi nito. Bakit ba ang ganda mo, Sophie? Na hindi ko alam kung aamin ba ako sa nararamdaman ko o hindi. Nakakatorpe lang eh. CEO pero torpe. Sabi niya at tumawa ng mahina. Kinintalan niya na masuyong haliksano ang dalaga at pinasibad ang sasakyan. Nang makarating sa bahay ni na Sophie ay ginising niya ang dalaga. Dahan-dahan ito nagmulat ng mga mata. Naku, sorry sir. Nakatulog pala ako. Hingin pa umanhin ito. Ayos lang, maganda ka pa rin naman eh. Pabulong na sabi ni Tristan. Ha? Ulit ni Sophie na nakakunot noo, ngumiti siya. Ang sabi ko, ayos lang. Alam ko naman na napagod ka eh. Pagdadahilan niya. Lumabas na ito ng sasakyan, ganoon din siya. Niyaya siya nito na pumasok sa bahay, pero tumanggi siya. Magpahinga ka na, madami ka pang gagawin bukas. Sabi niya. Ngumiti lamang si Sophie at pumasok na sa bahay. Nang isarado na nito ang gate, ay ngumiti ito ng napakatamis sa kanya. Maraming salamat, Tristan. Nagulat siya nang banggitin ito ang pangalan niya na walang sir. Hinintay muna niya ito makapasok bago siya sumakay ng sasakyan. Malapad na napangiti si Tristan bago niya pinaandar ang kanyang sasakyan. Napatingin si Tristan sa orasan. Alas 11:30 na. Balak niyang yayain ngayon si Sophie na mag-lunch. Lumabas siya ng opisina at akmang tatawagin ang dalaga nang marinig na may kausap ito sa telepono. Opo sir, ako na po ang gumawa para mabilis. May iba pa kasing inaasikaso si Sir Tristan. Baka hindi po matapos ngayon kaya ako na po yung nagpresenta na gumawa. Napangiti naman si Tristan nang marinig iyon. Salamat din po sir. Sagot nito at ibinaba na ang tawag. Tumikim siya para kunin ang atensyon nito. Lumingon ito. Salamat sa pagtatanggol sa akin. Sensero niyang pahayag. Di ba sir, sabi niyo dadagdagan niyo yung sahod ko? Kaya ginagawa ko to para worth it po yung dagdag na sahod. Sabi nito at ngumiti. Pakiramdam niya ay parang ngisi ito. Bumalik na ito sa harap ng computer. Pwede ba kitang yayain mag-lunch? Natigilan si Sophie sa akmang pagtipa. Well, sa 4 na taon ng sekretarya niya si Sophie, ngayon lamang niya ito yayayain na mag-lunch. Gaya nga ng sinabi niya, natotorpe siya. Hindi rin alam ni Tristan kung may kasintahan ba ito dahil hindi naman siya mahilig magtanong sa personal na buhay ng dalaga. Alam niyang wala itong kasintahan dahil wala namang sumusundo rito na lalaki. Lumingon ito sa kanya. Tinuro ni Sophie ang sarili. Sure ka sir? Nagtatakang tanong nito sa sarili. Nagtungo naman si Tristan sa harap nito at inilapit ang mukha sa dalaga. Bakit? Di ba kita pwedeng yayain? Hindi naman sir, kaso parang imposible lang kasi nayayain mo ako mag-lunch. Nagtataka nitong sabi. Natawa na lamang siya ng mahina at hinila ang kamay ni Sophie patayo. Tara na, huwag ka na magtanong. Yayaya kita mag-lunch dahil sa sipag at pagtsatsaga mo sa trabaho. Sagot nito. Pero deep inside ay may mas malalim pang dahilan kung bakit niya iyon ginagawa. Nagpatianod naman si Sophie. Ginamit niya ang elevator na magdadala sa kanila sa ground floor para hindi sila makita ng mga empleyado. Baka ano pang isipin ng mga ito. Ayaw niyang may marinig na hindi maganda sa kanyang sekretarya at baka ma-terminate niya mga ito. Ngayon ang araw ng meeting ng mga investor ng Dalpredas Corporation. Kinakabahan si Sophie dahil hindi niya alam kung magugustuhan ba ng mga investor at iba pang VIP person ng presentation na ginawa niya kahit nagustuhan man ito ni Tristan. Ready ka na ba? Tanong ni Tristan sa kanya habang naglalakad sila patungo sa conference room. Sa totoo lang, kinakabahan ako eh.
Hindi ko kasi alam kung magugustuhan ba ng mga investor ang presentation ko. Baka mamaya, pagtawanan ako. Naputo lang sasabihin ni Sophie nang humarap si Tristan sa kanya at mariin siyang tinitigan. Huwag mong i-down ng sarili mo, Sophie. You are talented. Kaya nga ikaw ang pinili kong sekretarya dahil may tiwala ako sa kakayahan mo. Kaya magtiwala ka sa sarili mo. Nakaka-attract yan. Pagpapalakas loob nito sa kanya at bahagyang ngumiti. Ngumiti rin siya pabalik rito. Nagpapasalamat siya dahil ganun palang tingin nito sa kanya. Maraming salamat. Puno ng sinseridad niyang sabi. May nakita siyang emosyon sa mga mata nito na hindi niya mabasa kung ano. Tumalikod na si Tristan at niyaya siyang pumasok sa loob ng conference room. Tinginan ang mga naroon na makapasok sila. Kitang-kita ang paghanga sa kanilang mga mata habang nakatingin kay Sophie. Nakaupo ang dalaga sa kaliwang bahagi sa dulo ng conference table. Sa tabi niya si Tristan. Napatingin si Sophie sa kanang bahagi ng conference table. Nakatitig sa kanya ang CEO ng Helrons Enterprise. Hindi na lamang niya iyon pinansin. Itinoon ni Sophie ang atensyon sa kanyang boss na nahuli niya ang nakatingin sa kanya. Ngumiti siya dito. Can we start? Tanong ni Tristan sa lahat. Sumang-ayo naman ang mga naroon. Tumayo na ang binata at tinulungan naman niya ang binata sa paglilipat ng slides. Napapangiti siya dahil maayos nitong nasabi ang paksa ng meeting. Mabuti naman at nasundan nito ang ginawa niya. Well, matagal na niyang ginagawa iyon para rito, kaya alam nito iyon. Matapos ang ginawang presentation, nagsimula nang magtanungan ang mga naroon na maayos naman na nasagot ng binata. Palakpakan ang mga naroon at nangako ng buong suporta sa panibagong proyekto na gagawin. Maging siya ay pumalakpak rin. Nang matapos, nagpaalam na ang mga dumalo na aalis na at aasahan ng investment within this week. Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ng boss. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makakilos sa kinatatayuan. Tumikim siya. Kaagad naman na kumalas si Tristan. Thank you, Sophie. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko 'to magagawa. Emosyonal na sabi nito. Magsasalita sana siya nang may magsalita sa kanyang likuran. Excuse me, pwede ko bang makausap si Sophie? Tanong nito. Lumingon siya at nakita niyang lalaking nakatingin sa kanya kanina. Ang CEO ng Helrons Enterprise. Yes? Maotoridad na tanong ni Tristan. Can we talk in private? Wika ng lalaki na sa kanya nakatingin. Hindi po. Mas mabuti siguro na sabihin mo na lang dito, sir. Boss ko naman na makakarinig eh. As long as hindi naman confidential, wala naman siguro masama, diba? Tanong niya. Kilala ni Sophie ang kanyang boss. Hindi ito aalis, lalo at kung ngayon lamang niya na-meet ang lalaki. Bumuntong hininga ang lalaki. Tiningnan si Tristan at ibinalik ang tingin kay Sophie. Gusto kita maging endorser ng negosyo namin. Iba't ibang klase ng office attire yon. Lumalaki na kasi ang negosyo ni Mom. Naghahanap siya ng endorser para mas lalong makilalang produkto. Sabi nito, itinuro ni Sophie ang sarili. Ako? Gusto mo maging endorser ng mga office attire? Pero hindi ako sikat, sir. I am nobody. Sambit niya. Hindi siya makapaniwala na kukunin siyang endorser. Eh hindi naman niya hilig magsuot ng coat. Dapat ay fashion mo iyon para makita ng mga nanonood na gustong-gusto mo ang produkto. Tiningnan ng lalaki si Tristan. You're not nobody, ma'am. Kita mo naman, diba? Sekretarya ka ng isa sa pinakasikat na negosyante sa buong bansa. Sabi ng lalaki. Napatingin siya kay Tristan. Pakibigay na lamang sa amin ang kontrata at invitation. We have to go. Madami pa kaming gagawin. Sabi ni Tristan at hinila na siya palabas ng conference room. Hindi maiwasang mainis ni Tristan habang hawak ang kamay ni Sophie. Alam niyang walang kinalaman sa endorsement kung bakit si Sophie ang kinuha ni Gerald Helron. Lalaki siya at alam niyang tingin ng lalaki kapag may gusto sa isang babae. At alam niyang may dahilan kung bakit gusto nitong si Sophie ang mag-endorse ng negosyo nila. May mga boutique kasi ang ina ni Gerald. Mas maganda nga naman na may modelo ang ginang para mas makilala ang produkto nito. Naglalakad na sila patungo sa kanyang opisina nang biglang tumigil ang dalaga. Nilingon niya ito. Masama ang tingin ni Sophie sa kanya. Alam niyang galit ito.
Hindi mo dapat yung ginawa, sir. Hindi maayos ang approach mo sa kanya. May diin itong sabi. Hindi niya alam, pero bigla siyang natakot sa paraan ng pananalita nito. Wala namang masama ron, di ba? Look, busy rin ako, Sophie. Hindi naman pwedeng bantayan kita ron, di ba? May mga dapat ka pang tapusin at gawin. Naiinis rin niyang sabi. Hindi ko naman sinabi na bantayan mo ko, sir. Sana naging considerate ka sa nararamdaman ng tao. Nakikipag-usap siya ng maayos. Ano ba naman ang 10 minuto na paghihintay, di ba? Ako nga, kaya ko mag-overtime para sa presentation mo. Oo, alam kong doble ang sahod ko. Pero sana naisip mo rin na sideline din yon. Paliwanag nito. Saka siya inirapan at tinalikuran. Nagtungo na ito sa mesa. Inabala ang sarili sa computer. Nakaramdam siya ng guilt. Aaminin niya, nagseselos siya kaya ganoon siya kaprotective rito. Bumuntong hininga siya at pumasok na lamang sa kanyang opisina. Pagdating ng hapon, tinawagan niya si Jeric, kilalang may-ari ng isang convenience store. Nakisuyo siya, nadalhan ng tsokolate ang kanyang sekretarya. Bakit kasi hindi ka nalang umamin sa kanya? Hindi yung idadaan mo sa lunch at tsokolate. Tanong ni Jeric sa kabilang linya. Alam nito na may gusto siya sa dalaga. May atraso ako sa kanya kaya ako ito ginagawa. Pagdadahilan niya, tumawa naman na malakas si Jeric. Bro, kilala kita. Lagi mo sinasabi na kaya mo binibigyan ng tsokolate at iba pang pagkain si Sophie. Ay dahil pinapagod mo siya araw-araw. Pero ang totoo bro, gusto mong mapansin ka niya pero hindi ka niya napapansin. Na hanggang boss lamang tingin niya sa'yo. Pang-aasar pa nito sa kanya. Basta gawin mo na lamang ang pinapagawa ko sa'yo. Naiinis niyang sabi. Natawa na lamang ito. Pare, bago ko tapusin ang tawag, may suggestion ako. Mas mainam na buntisin mo siya para wala nang kawala, pare. Magkakaanak ka na sa kanya, magkakaroon ka pa ng koneksyon. Sabi nito at ito nang pumatay sa tawag. Sira ulo. Sabi na lamang niya, napatingin siya sa cellphone. Maganda ang suggestion ng kaibigan, napailing siya. Pero hindi niya gagawin iyon kay Sophie. Kung gagawin man niya iyon, ay dapat gusto rin nito iyon. Malalim siyang napabuntong hininga. Paano ka ba mapapasakin, Sophie? Nang hihina niyang sabi, saka isinandal na lamang ang ulo sa swivel chair head. Nagulat na lamang si Sophie nang may dumating na lalaki. Walang iba kundi si Jeric. May sarili itong convenience store. Delivery from anonymous person. Pilyon itong sabi sa kanya. Inirapan niya ito. Anonymous person ka dyan? Kanino to galing? Kay Sir Tristan, no? Nakataas ang kilay na tanong niya. Natawa naman ito ng mahina. Tumango ito, saka inilapag ang nakatry na chocolate na nababalutan ng cellophane. Tinanggap niya iyon, saka pinirmahan ang delivery paper. Patawarin mo na yung boss mo, Sophie. Baka naman may regla. Biro nito na ikinatawa niya. Nang makaalis ang binata, ay pinakatitigan niya ang basket. Napangiti siya. Kung may ibig sabihin iyon, ay kikiligin pa siya. Alam naman niya kung bakit iyon ginagawa ng binata. Ayaw lamang nito na magalit siya at baka maapektuhan ang trabaho niya. Or worst, mag-resign siya. Ay, kung nanliligaw ka lang sana, sir. Baka kanina pa ako rito kinikilig. Pero alam ko naman ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. You're keeping me dahil kailangan mo ko at kailangan ako ng kumpanya mo. Sabi ni Sophie sa sarili. Napakagatlabi siya para pigilan ang luhang gustong lumabas sa kanyang mga mata. Nasasaktan siya dahil kailanman ay hindi matutugunan ang nararamdaman niya para kay Tristan. Kailangan niya gumawa ng paraan para mawala itong hinanakit niya. She needs to resign. Masakit man, pero kailangan niyang gawin para sa sarili. After lunch, nakatanggap si Sophie ng envelope na naglalaman ng detalye patungkol sa inaalok ni Gerald. Binuksan niya iyon at binasa. Kukuhanan lamang siya ng litrato sa photo room ng bahay ng Helron. Lahat ng uri ng office coat ay isusuot niya. Bibigyan din siya ng regalo ng mga ito. Nakasaad na 6 na buwan ang kontrata niya. At depende na lamang din kung gusto pa niyang mag-renew ng contract. Iyon lamang ang nakasaad sa kontrata. Akmang pipirmahan niya iyon nang may magsalita sa kanyang likuran. Kaya kong ibigay ang sasahurin mo dyan. Huwag ka lang pipirma dyan, Sophie.
matigas na sabi ng kanyang boss. Natigilan si Sophie. Bakit pa nito iyon ginagawa? Dahil ba mahahati ang atensyon niya sa trabaho at sa racket na binibigay sa kanya? Nilingon niya si Tristan. Nakatitig ito sa kanya pero nangungusap ang mga mata. Biglang hinaplos ang puso niya. Sa loob ng 3 taon, wala siyang naging problema sa pera pagdating sa trabaho. Nabibigyan niya ng sapat na pera ang kanyang mga magulang at natutustusan niya ang pangangailangan niya. May savings pa siya. Ibinaba niya ang ballpen at bumuntong hininga. Hindi niya matiis ang kanyang boss. Okay, hindi ko napipirmahan. Pinal niyang sabi. Napangiti naman si Tristan. Ako nang kakausap sa kanya. Sabi nito at akmang ilalabas na ang cellphone ng pigilan niya. Ako na sir, nakakahiya naman na. Hindi ko siya personal na kakausapin para tanggihan ang inaalok niya, di ba? Makikipagkita ako sa kanya para sabihin ang dahilan kung bakit ayokong tanggapin ang alok niya. Pwede ba sir? Tanong niya. Tumangon naman si Tristan. Sure. Tugon ni Tristan. Nagpaalam na ito na babalik na sa office. Siya naman ay tinawagan ang lalaki na nagngangalang Gerald. Hello, who is this? Tanong ng nasa kabilang linya. This is Sophie Velasquez. May I speak to Gerald Halron? Ilang sandali lamang ay narinig na niya ang boses ni Gerald. Yes, Miss Sophie. Tinatanggap mo na bang aloko? Tanong ni Gerald. Napapikit siya. Maganda naman ang boses ni Gerald. Pero mas baritono ang boses ni Tristan. Bakit ba niya kinukumpara ang dalawa? Pwede ba tayo magkita bukas, sir? Gusto ko lamang po kayo makausap about sa offer niyo. Sabi niya, may narinig pa siyang nabasag. Sure. Excited pa nitong sabi. Pasensya na, may nabasag lang. May nasagi lang ako. San ba tayo pwede magkita? Nag-isip siya. Maybe, sa isang restaurant na lang. Sinabi ni Sophie ang pangalan ng restaurant at sumang-ayon naman ang lalaki. Sana nagustuhan mo ang offer ko sa'yo, Miss Velasquez. Saad nito, hindi na lamang sumagot si Sophie. Nagpaalam na lamang siya at pinatay na ang tawag. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho, ay sumakay na siya sa tricycle at nagpahatid sa restaurant. Nadat na niya si Gerald na nakaupo sa isang pangdalawahang mesa sa gilid ng glass door. Kaagad siyang lumapit rito. Tumayo naman ito na makita siya at ipinanghila pa siya ng upuan. Kanina ka pa rito? Tanong niya. Hindi naman, 10 minutes lang naman. Nakangiti nitong sagot. Nang makaupo sila, ay nag-order na silang dalawa. So ano, payag ka ba na maging model namin? Tanong nito habang malapad ang mga ngiti sa labi. Actually, hindi ko tinatanggap ang offer mo, Mr. Gerald Halron. Mas kailangan kasi ako ngayon ni Sir Tristan sa trabaho. Lalo at talaga madami kami ginagawa ngayon. Pasensya na. Hingin pa umanhin niya. Natawa ito ng mahina. Rakat din ito, Sophie. Madadagdagan ang income mo. At hindi lamang sa income mo sa kumpanya ni Tristan kasasahod. Pang-e-enganyo pa ni Gerald. Sorry sir, but I'll decline your offer. Thanks for the offer anyway. Pinal niyang sabi. Mabuti na lamang at dumating na ang pagkain nila. Niyaya na niya ang lalaki na kumain at ituloy na lamang ang usapan pagkatapos kumain. Natuto kasi siya na kapag kumakain ay bawal makipag-usap. Respect the food, ika nga. Nang matapos silang kumain, humingi ulit siya ng pasensya sa lalaki. Saka nagpaalam na madami pa siyang gagawin. Naikuyom ni Gerald ang kamao. Ngunit sa labas ng restaurant, may isang sasakyan doon. May lalaking sakay iyon na nakamasid kani-kanina pa. Nagpadala ito ng video sa isang tao. Hindi maiwasang mainis ni Tristan nang mapanood ang video na sinend sa kanya ng kaibigan na si Jeric. Nang makita niya sa CCTV na nag-lunch na si Sophie, ay pinasundo na niya ito sa kaibigan. Hindi siya mapakali kung hindi makikita ang galaw ng kanyang sekretarya. Kitang-kita sa mukha ni Gerald ang inis. Actually, nagdikit siya ng micro audio recorder sa bag ng dalaga kanina na mag-CR ito. Kailangan niyang marinig ang mga sasabihin ni Gerald. Nakapagdesisyon na siya. Tatanggalin niya as an investor ang lalaki. Hindi ito kawalan. Ilang sandali lamang ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Gerald. Trainee na ang lalaki for CEO. Sinagot niya ang tawag nito. Yes, Gerald. May sasabihin ka ba? Tanong niya.
sinubukan niyang kumalma kahit naiinis siya. Can we talk? Tanong nito. Ramdam niya sa boses nito ang galit. Napangisi siya. Sige, magalit ka lang. Wala akong pakialam. Sabi niya sa sarili. Sure, Gerald. San ba? Tanong niya. Nang sabihin nito na sa isang coffee shop sila mag-uusap, ay pinatay niya ang tawag. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Nadat na niya si Sophie na abala sa harap ng mga dokumento. Nag-angat ito ng tingin. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti ito sa kanya. Kumabog na mabilis ang puso niya dahil sa ngiting iyon ni Sophie. Kailan kaya na siya magiging dahilan ng pagngiti ni Sophie dahil sa mahal siya nito? Malabong mangyari iyon. Boss at sekretarya lamang ang relasyon nilang dalawa. Nag-usap na kami ni Sir Gerald. Tumanggi na ako. Sabi nito, nagpasalamat siya sa dalaga. Biglang pumasok sa isip niya ang micro audio recorder. Baka mapansin nito iyon. Yumukod siya at pasimpleng kinapa ang bag nito na nakapatong sa mesa. Natigilan ito sa ginawa niya. Kumindat siya sabay tingin sa labi nito. Good job, Sophie. Sabi niya. Kita niya ang pamumula ng pisngi nito. Lumayo na siya rito at nagpaalam na aalis. Pumasok na siya sa elevator. Samantala, habol naman ni Sophie ang kanyang hininga dahil sa ginawa ng kanyang tusong boss. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso. Huminga siya ng malalim. Ay, ano ba yan? Focus self! Ginawa lang niya yun para magpa-cute, para hindi magbago ang isip mo. Sabi niya sa sarili, saka itinoon ang atensyon sa ginagawa. Nang makarating si Tristan sa coffee shop na usapan nila ni Gerald, ay pumasok na siya sa loob. Nakita niyang lalaki sa dulong bahagi ng coffee shop. Wala pa namang gaanong customer noon. Naglakad na siya palapit rito. Binati niya ito at naupo na. Nag-order muna sila. Ano bang sasabihin mo, Gerald? Tanong niya. Ayaw na magpaligoy-ligoy pa ni Tristan. Madami pa siyang gagawin. Being here is a waste of time. Masyado mo naman atang kinukulong si Sophie sa kumpanya mo. Alam kong kaya mong ibigay ang sahod na malaki sa kanya. Pero sana, hinayaan mo siyang mag-explore sa sarili niya. Hayaan mo rin na gawin niya mga bagay na hindi pa niya nagagawa. Malay mo kapag nag-click yun, may magandang offer pang naghihintay para sa kanya, di ba? Mahabang sabi ni Gerald, titig na titig ito sa kanya. Kahit naman offeran ko siya na malaki kung gusto niyang tanggapin ang alok mo, tatanggapin niya, di ba? Ibig sabihin, mas gusto niyang ginagawa niya ngayon kesa sa offer mo. Patuya niyang sabi. Natawa ng mahina si Gerald. Napatingin siya sa kamay nito na nakakuyom. Aba, hindi siya natatakot rito. Malamang tinakot mo siya na baka tanggalan mo siya ng trabaho, di ba? Bossy ka masyado sa kanya. Kaya hindi niya tinanggap ang offer ko dahil pinapamukha mo sa kanya mga naitulong mo. Matigas nitong sabi. Kung nakakamatay ang tingin, ay kanina pa sila bumulagta sa sahig. Watch your words, Gerald, bago mo ako husgan. Kilalanin mo muna ako. Bakit hindi mo na lamang aminin sa sarili mo na mas gusto niya akong makatrabaho kaysa sa'yo? Nangaasar niyang sabi. Bigla siyang sumeryoso. Subukan mong dumikit kay Sophie. Makikita mo kung gaano ako kabait, Gerald. She's mine. Tandaan mo yan. Mapanganib niyang sabi. Saka tumayo at umalis na. Doon naman dumating ang order nila. Ibigay mo na lamang sa mga kasamahan mo. Ito ang bayad. Sambit ni Gerald, saka inilapag ang bayad sa mesa at umalis na. Alam ni Gerald ang mangyayari. Tiyak na tatanggalin ang kumpanya nila bilang investor and he doesn't care. Umaga iyon, napatingin si Sophie sa kalendaryo na nasa kanyang mesa. Nanlaki ang kanyang mga mata na maalala ang birthday ng kanyang boss. Sa Biyernes na iyon, Lunes ngayon, kaya may 4 na araw pa para maghanda. Baka sa kanya na naman ipagawa ang mga kailangan sa party gaya ng motif, flowers, cake, guest list, foods at iba pa. Well, nung ginawa niya iyon ay wala siyang trabaho sa opisina. Si Tristan ang gumagawa niyon kaya hindi siya nahirapan. Bayad na ang araw niya bilang sekretarya, bayad pa ang araw niya bilang coordinator. Himala ata na hindi siya nito kinukulit sa kaarawan nito. Sophie, tawag sa kanya ng boss niya. Ay, anak ka ng kabayo! Nagulat niyang sabi. Natawa naman si Tristan. Ang gwapo namang anak ng kabayo. Sabi nito na natatawa pa. Bakit ka kasi nanggugulat, sir? Kunwaring inis na tanong niya. Ano bang paborito mong kulay? Tanong nito. Peach, sir. Bakit?
Ngumiti lamang ito at mampapasok na sa opisina ang kanyang boss nang tinanong niya ang binata. Sir, malapit ng birthday niyo ah. Wala po ba kayong ipapagawa sa akin? Tanong ni Sophie. Wala. Nag-hire ako ng coordinator para sa birthday ko. Ayoko mapagod ka. Madami ka pa naman kailangan tapusin. Nakangiting sabi ni Tristan saka pumasok na. Himala, hindi siya nagsusungit ngayon. Well, malapit naman na kasi ang birthday niya. Mas maganda na yung good mood lagi para maging maayos ang araw na yon. Sabi niya sa sarili at napangiti dahil hindi na siya ma-i-stress sa pag-aasikaso ng birthday party nito. Matapos magmeryenda ni Sophie ng hapon na iyon, ay bumalik na siya sa trabaho. Napakunot noo siya nang madat na ng isang envelope sa kanyang mesa. Binuksan niya iyon. Napasinghap siya nang makita ang laman niyon. Binilang pa niya. 30,000. Tinignan niya ang likod ng sobre. Bumili o magpagawa ka ng peach na gown, bagong sapatos, accessories, bagong sandalyas at iba pa na gagamitin mo sa birthday ko. Just tell me kung kulang pa yan, dadagdagan ko. Basa niya sa nakasulat. Napakagat labi siya. Bakit bang sweet ni Tristan? Hindi kaya may gusto ito sa kanya? Huminga siya ng malalim. Ay, kalma self. Hindi kanya gusto, okay? Ginagawa lang niya yan para hindi ka magmukhang manang sa birthday party niya at isipin pa nila na pinapagod kanya sa trabaho. Pag-e-enganyo niya sa sarili. Ayaw niyang isipin iyon. Ayaw niyang umasa na magugustuhan siya ng kanyang boss. Sooner naman ay magre-resign na siya. Napangiti siya ng mapait. Mamimiss niya si Tristan at ang pagpamper nito sa kanya. Ngunit kailangan gawin iyon ni Sophie para sa sarili dahil kung hindi, masasaktan lamang siya. Miyerkules ng umaga ay nagpaalam si Sophie kay Tristan na maaga siyang mag-a-out. Kailangan niyang mamili ng gown kay Betty, ang may-ari ng Betty's Love Boutique. Suki na siya nito sa mga damit gaya ng pang-office attire, pampasyal na mga damit at mga gowns na ginagamit niya sa okasyon na dinadaluhan kasama ang boss. Wala rin si Tristan sa opisina. May meeting sila ng coordinator. Inisip nga niya kung babae ba ang coordinator pero hinayaan na lamang niya iyon. Nang makarating sa Betty's Love Boutique, kaagad siyang sinalubong ni Betty. Hi, sister! Sigaw nito at niyakap siya. Binati rin ni Sophie ito pabalik. Hulaan ko, birthday ni Sir Tristan, no? Tanong nito, umirap naman siya. Oo, binigyan niya ako ng 30,000 para bumili ng mga kailangan ko sa birthday party niya. Siyempre, dun lang tayo sa rent, no? Ang mahal kaya kapag binili yan. Nanlalaki ang mga matang sabi niya, natawa na lamang ito. Grabe, ang swerte mo talaga kay Tristan. Iilan lamang ang boss na ganyan. Saan nito? Alam mo naman na ginagawa niya yun dahil inaalila niya ako, no? Ayaw niya lang na mag-resign ako. Maldita niyang sabi na ikinatawa naman ni Betty. Bigla itong sumeryoso at pinakatitigan siya. Oh, bakit ganyan ka naman makatingin? Nakataas ang kilay niyang tanong. Ganito talaga makipag-usap si Sophie rito. Kaibigan niya ito at alam naman ito ang ugali niya. Huminga ito ng malalim na para bang may mabigat na dinadala. May gusto talaga sa'yo si Sir Tristan, Sophie. Natigilan siya sa sinabi ni Betty. Nagpatuloy ito. Alam mo, hindi siya magiging mapagbigay kung wala siyang gusto sa'yo. Kung ibang boss yan, hahayaan nilang sekretarya na magpakahirap sa mga ginagawa ng walang bigay, no? Alam mo naman ang mayayaman. Kaya nila maghanap ng papalit sa'yo sa isang pitik lang, besh. Pumitik pa ito sa ere. Pero tingnan mo si Tristan. He's doing his best para manatili ka lang sa kanya. Hindi lang dahil gusto kanyang manatili bilang sekretarya, kundi gusto kanyang manatili sa buhay niya. Seryoso nitong sabi. Natulala siya at hindi kaagad nakagalaw sa kinatatayuan. Dapat ba niyang paniwalaan si Betty? Kung gusto siya ng binata, bakit hindi siya nito ligawan, di ba? Kung gusto niya ako, edi sana niligawan niya na ako, di ba? Kaya imposible yung sinasabi mo, Betty. May di niyang sabi. Gaya nga ng sinabi niya, ayaw niyang umasa. Masasaktan lamang siya. Paano kung hindi pala ganun yon? Ay, nako! Parehas talaga kayong manhid. Halika na nga! Papakita ko sa iyo ang gown na bagay sa iyo. Siyempre, dahil love kita, ikaw pa lamang ang unang magsusuot noon.
Maarte nitong sabi, saka hinila siya sa kamay at pumasok na sa loob ng boutique. Huminga ng malalim si Sophie nang matapat siya sa magarang pintuan ng banquet hall kung saan gaganapin ang birthday party ng kanyang boss. Pumasok na siya sa loob ng hall. Tinginan ang mga naroon sa kanya. Bakit ba kasi late ka, self? Ayan tuloy, pinagtitinginan ka. Hindi niya mapigilang sabihin sa sarili. Medyo nahirapan kasi siya sa pagpili ng gown. Ang bigat kasi ng ibang gown at natagalan din sa pag-ayos si Betty sa kanya. Niyaya niya ito dahil may imbitasyon ito, ngunit tumanggi ang baklang kaibigan. Birthday daw ng Jowa Bells nito. Napatingin siya sa dulong bahagi ng hall. Naglalakad papalapit sa kanya ang birthday boy, si Tristan. Nang makalapit ito, ay inangklan niya ang kamay sa braso nito. Lahat na ng mga bisita ay sa kanya na nakatingin. Bakit mo pa ako sinundo, Sir Tristan? Tingnan mo, sa akin tuloy sila nakatingin. Kunwari inis niyang sabi. That's my purpose. Sabi nito, alam niyang nakangisi ito. Hindi na lamang siya nakipagsagutan. Tutal, ay birthday naman ito ngayon. Iginiya si Sophie ni Tristan sa isang mesa para maupo. Nagpaalam muna ang binata na kakausapin ang bagong investor nito. Tinignan niya kung saan ito patungo. Lumapit ito sa isang may katandaan na lalaki. Hindi niya tuloy maiwasang mainis nang hawakan ito ng babae sa braso at parang nilalandin ito si Tristan. Nang may dumaan na waiter, humingi siya rito ng wine hanggang sa napadami siya. Natigilan siya nang may pumigil sa kanyang kamay. Kanina ka pa umiinom, tama na yan. Matigas na sabi ni Tristan. Masama ba? Di ba birthday mo? Walang bawal-bawal? Sambit niya sa nalalasing na boses. Nag-umpisa na ang okasyon. Umalis si Tristan dahil kailangan itong magsalita sa harapan. Nakaramdam naman si Sophie ng pagkahilo dahil sa nainom na alak. Mabuti na lamang at pwede na silang kumain. Nagtungo siya sa buffet table at kumuha ng pagkain. Ngunit umikot ang kanyang paningin. Akmang matutumba na siya nang maging maagap si Tristan. Bakit ka ba kasi nagpakalasing? Naiinis nitong sabi. Saka iginiya si Sophie paalis roon. Wala na siyang lakas ng loob na maglakad. Nanghihina siya. Hindi lamang sa alak, kundi dahil sa presensya ng binata. Hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin. Hanggang sa maramdaman na lamang niya ang malambot na kama na lumapat sa kanyang likuran at ang marahan na paghaplos sa kanyang pisngi. Napapikit siya nang lumapat ang malambot na labi ni Tristan sa labi niya at maging sa kanyang katawan. Hindi niya alam ang nangyari. Basta, gusto niyang ginagawa ng binata hanggang sa tinanggal nito ang saplot ng kanyang katawan. You're mine, Sophie. You're mine. Narinig niya ang sabi nito, pero baka guni-guni lamang iyon. Hanggang sa maramdaman niya ang kirot na iyon sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Hanggang unti-unting napalitan iyon ng masarap na pakiramdam. Naramdaman niya ang mainit na likido na bumalot sa kanyang pagkatao. Hanggang sa unti-unting lamunin siya ng kadiliman. Nagising si Sophie na masakit ang ulo. Nagmulat siya ng mga mata at napasulyap sa katabi. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ito. Si Tristan. Wala rin siyang saplot sa katawan. Anong nangyari? Inisip niyang nangyari kagabi. Iyong uminom siya ng alak at nalasing. Tapos, dinala siya ni Tristan sa kwarto. OMG! May nangyari sa amin? Naiiyak niyang sabi. Dahil mahimbing ang tulog ng binata, ay dahan-dahan siyang bumaba ng kama at nagbihis. Nagmamadali siyang lumabas ng hotel. Nagulat pa ang janitress na nadaanan niya. Marahil sa itsura niya nakakagising lamang. Pinusod niya lamang kasi ang buhok at lumabas ng hotel. Pumara ng sasakyan at nagpahatid sa tinutuluyang boarding house. Huminga ng malalim si Sophie at nagmamadaling tumipa sa keyboard ng laptop. Gagawa siya ng resignation letter. Magre-resign na siya. Paano pa siya papasok sa opisina ngayon na may nangyari sa kanila ni Tristan? Nakakahiya ang nangyari. May dignidad pa rin naman siyang pinanghahawakan. Baka natukso lamang din ang boss niya kaya siya nito inangkin. Sorry, Sir Tristan, pero kailangan ko na mag-resign. Wala na akong mukhang maihaharap sa'yo. Marahil ito na ang senyales para mag-resign. Sabi niya at naglalandas ang luha sa kanyang mga mata.
baka ito na rin ang tamang pagkakataon para umalis sa kumpanya. Walang katugon ang nararamdaman niya rito. Nang matapos gumawa ng resignation letter, sinad niya iyon sa kanyang boss. Pagkatapos ay kinuha niyang traveling bag na nasa gilid ng kama at lumabas siya ng apartment. Pumara ng pampaserong tricycle at nagpatid sa terminal ng bus. Uuwi siya ng probinsya. After 3 years, cashier si Sophie sa isang convenience store sa probinsya ng kanyang magulang. Kasalukuyan siyang nagpa-punch ng grocery item nang may marinig siyang pamilyar na tinig. "Sophie!" Tawag nito sa pangalan niya. Nag-angat siya ng tingin at nakita si Gerald sa kabilang counter at kasalukuyang inilalagay ang pinamili. Isinenyas nito sa kanya na mag-usap sila sa labas after ng trabaho niya. Wala siyang nagawa kundi ang tumango. Nakakahiya naman kung tatanggihan niya ito, lalo at may mga nakatingin sa kanya. Nang matapos ang pila, nakahinga siya ng maluwag dahil uuwi na siya. Nagtungo na siya sa locker room at kinuha ang kanyang bag. Nagpaalam na rin siya sa mga kasama. Nang makalabas ng store, nakita niya si Gerald na naghihintay sa kanya. Nakaramdam siya ng kaba. Hindi niya lubos na kilala ang binata, lalo at gabi pa naman din. "Kumusta ka na, Sophie? Ang laki ng pinagbago mo ah. Mas lalo kang gumanda." Puri nito sa kanya. "Ayos lang." Tinanong nito kung bakit nag-resign siya as secretary ni Tristan. "Sorry pero ayokong sabihin." Sabi ni Sophie. Confidential ang dahilan kung bakit siya nag-resign. Natawa naman ito ng mahina. "Masyado ka kasi niyang pinahihirapan." Tugon nito. Hindi na lamang siya nagsalita. Hinayaan na lamang niya na iyon ang isipin ni Gerald. "Ihahatid na kita." Sabi nito, umiling naman siya. Susunduin siya ng kanyang ama. Hindi naman sa wala siyang tiwala. Mabuti na yung nag-iingat. "Pasensya na pero susundin kasi ako ng tatay ko." Sabi niya, tumango na lamang ito. Mabuti na lamang at dumating na ang kanyang ama. Kaagad siyang sumakay sa tricycle. Tinanong siya ng kanyang amang si Bencho kung sino yung kausap niya. "Katrabaho ko po sa Maynila, tay." Pagdadahilan niya, hindi na nag-usisa pa ang matanda. Pagkarating sa bahay, nadat na niyang natutulog ang anak. Umupo si Sophie sa gilid ng kama at pinakatitigan ng anak. Kamukhang kamukha ito ni Tristan, sa mata at sa labi. Sa kanya lamang ata ang ilong, hinaplos niya ang pisngi ng anak. "Pasensya ka na, Derek, anak, kung iniwan ko ang tatay mo. Natakot ako na baka hindi niya rin ako tanggapin, lalo at wala naman siyang gusto sa akin." "Huwag kang mag-alala, anak. Sa tamang panahon, sasabihin ko sa iyo ang totoo. For sure, may pamilya na siya." Sabi niya habang hinahaplos ang buhok ng anak. Nasaktan siya sa isiping may pamilya na ang lalaki. Ganun naman talaga ang buhay. Kaagad niyang pinunasan ang luhang naglandas sa kanyang pisngi nang magising ang kanyang anak. "Mama?" Pupungas-pungas nitong tanong. Ngumiti siya. "Matulog ka na lang ulit, anak. Kakain lang si mama ha. At matutulog na rin ako." Sabi niya at kinintala ng mabilis na halik sa noong anak. Kumain na siya at nagpahinga na rin. Bukas ay panibagong araw na naman. Lumipas ang mga araw. Lagi nagpupunta si Gerald sa pinagtatrabahuhan ni Sophie. Kaya walang nagawa ang dalagang ina kundi i-entertain ang lalaki. "Gusto kitang ligawan, Sophie." Sabi nito habang kumakain sila sa isang fast food chain na malapit sa convenience store. Hindi niya alam pero hindi niya magawang magtiwala kay Gerald. "Gerald, sorry ha. Pero focus ako ngayon sa trabaho at pamilya ko. Kaya no suitor." Naputol ang sasabihin niya na magsalita si Gerald. "Dahil mas priority mo ang anak mo, di ba?" Tanong nito at malungkot na napangiti. Tumango siya. Bumuka ang labi nito na parang may gustong itanong pero tumikom rin ang bibig. "Okay, naiintindihan kita, Sophie. Pero hayaan mo lamang ako sa ginagawa ko. Masaya ako kapag kasama kita. Hindi kita pipilitin na magpaligaw." Sabi nito na nakangiti. Sa kabilang banda, biglang pumukas ang pinto ng opisina ni Tristan. Pumasok ang sekretarya niyang si Suzette. Fresh graduate ito. "Sir, narito na po yung isang box ng resume ng mga aplikante 6 years ago. Baka narito po yung hinahanap nyo." Sabi nito at ibinaba na sa sahigang isang kahon.
Tumayo siya at nagsimulang kalkalin ang box. Hinanap niya ang resume ni Sophie Velasquez. 2 taon na niya itong hinahanap pero hindi niya nakita. Ayaw niya mag-hire ng investigator dahil baka kapag nalaman ni Sophie na may nagmamanman rito ay umalis ito at mas lalong hindi niya makita. Tumigil lamang si Tristan last year dahil hinanap niya ang resume ni Sophie na hindi niya alam kung saan niya inilagay. Sana narito ang resume mo, Sophie. Kapag nahanap kita, hindi na kita pakakawalan pa. Matigas niyang sabi. Hindi niya pa rin lubos maisip na nag-resign ito matapos ang kanyang kaarawan. Nasa tamang pag-iisip siya ng may nangyari sa kanila ng dalaga. At handa siyang panagutan kung sakali man na magbunga iyon. Gusto niya nga iyon dahil sa wakas, may ugnayan na sila ng dalaga. Ngunit resignation letter nitong natanggap niya. Napapikit siya. Nasasaktan pa rin siya. Si Sophie ng buhay niya. Matagal bago siya nakapag-adjust sa trabaho. Huminga siya ng malalim at itinoon ang atensyon sa ginagawang pagkalkal. Makalipas ang 2 oras, napabuntong hininga siya nang makita niya ang kanyang hinahanap. Napasuntok pa siya sa hangin. Kapag nakita kita, Sophie, sisiguraduhin ko na magbabayad ka sa ginawa mong pag-iwan sa akin. Matigas niyang sabi. Kinabukasan din na iyon, bumiyahay si Tristan patungong probinsya. Nag-check-in na lamang siya sa hotel kapag napagod siya sa biyahe. Nakahinga siya ng maluwag na matanaw ang boundary ng bayan kung saan nakatira si Sophie. 2:00 na iyon ng hapon. Nakaramdam siya ng kaba sa totoo lang. Ano kayang sasabihin niya kapag nagkita sila ng dalaga? Magugulat ba ito o ipagtatabuyan siya? Inalis niya ang negatibong iniisip. Nang makarating sa bayan, kumain muna siya sa isang restaurant. Saan naman kaya niya hahanapin si Sophie? Hindi niya mapigilang itanong sa kanyang sarili. Matapos kumain, naglakad-lakad siya hanggang sa matapat siya sa isang convenience store. Hindi niya alam pero parang may nagtutulak sa kanya na pumasok roon. Iginiya niya ang kanyang tingin sa loob hanggang sa mapadako ang tingin niya sa babaeng nakatalikod at nakaharap sa computer. Parang pamilyar ang likod nito. Ganun na lamang ang pag-awang ng labi niya nang humarap ito at mamukhaan ng babae. Si Sophie iyon. Hindi siya pwedeng magkamali. Siya yun. Nagkubli siya nang biglang magawi ang tingin ng dalaga sa kanyang direksyon. Lumabas si Tristan ng convenience store at hinintay na lumabas ang dalaga. Makalipas ang 2 oras na paghihintay ay nakita niya si Sophie na lumabas ng isang pinto. Tumayo siya at naglakas loob na lapitan ito. Sophie Velasquez. May din niyang bigkas sa pangalan ng dating sekretarya na lihim niyang iniibig. Natigilan ito. Nakatalikod kasi ang dalaga kay Tristan kaya hindi nito napansin ang kanyang paglapit. Humarap ito sa kanya. Naglalaki ang mga mata nitong napatitig sa kanya. Tristan. Nagkanda utal nitong banggit sa pangalan niya. Ngumisi naman siya. Long time no see, Sophie. Hindi alam ni Sophie ang gagawin o sasabihin sa karap. Bigla siyang nawala sa huwisyo. Paano nito nalaman kung nasaan siya? Anong ginagawa mo rito? Anong kailangan mo sa akin, Tristan? Tanong niya na kinakabahan. Sisingilin ba siya nito sa ginawa niyang pag-resign? Gusto kitang makausap, Sophie. Gusto kong malaman kung bakit ka nag-resign 3 years ago. Bakit? May nagawa ba akong mali? Ha? Nagkulang ba ako sa'yo? Kulang ba yung pera na sinasahod mo sa akin para umalis ka sa kumpanya? Tell me, ibibigay ko yun ngayon din. May diin itong sabi. Umigkas ang palad niya sa pisngi ni Tristan na nagdulot ng marka. May mga nagulat na dumadaan sa kanyang ginawa. Napapatingin na rin ang iba sa kanila. Ay, away magkasintahan ng mag-asawa lamang yan. Sabi pa ng isang ginang nakasama ang asawa at anak sa hindi kalayuan. Naningkit ang kanyang mga mata. Ano bang karapatan mong sabihin sa akin yan, Tristan? Alam mo ba ang dahilan kung bakit ako umalis? Ha? Para paratangan mo akong gold digger? Kung nandito ka lang para sabihin yan sa akin, umalis ka na. Nagsasayang ka lamang ng oras. Sabi niya at inirapan ito. Sinikap ni Sophie na hindi maiyak. Kaagad siyang pumara ng tricycle pa uwi sa kanila. Humikbi siya ng tahimik. Ayaw niya mag-alala ang driver. Ang sakit na mga sinabi sa kanya ni Tristan. Kung alam lamang nito ang dahilan. Nagtaka ang magulang ni Sophie pagdating niya dahil namumula ang kanyang mga mata.
kaagad niyang niyakap ang ina. Nilaro naman ng kanyang ama si Derek para hindi nito makita ang kanyang pagluha. Hinagod naman ni Aling Alma ang likod ng anak para kahit papano ay gumaan ang pakiramdam. Ano bang problema, anak? Nag-aalalang tanong nito kay Sophie. Naupo sila sa sofa. Nay, nakita po kami ni Tristan. Emosyonal niyang sabi. Huminga ng malalim ang ginang. Malamlam ang mga matang tumingin sa anak. Hinawakan at pinisil nito ang kanyang kamay. Anak, baka naman pwede mo nang sabihin kay Tristan na siya ang ama ni Derek. Tandaan mo, lalaki ang bata at magtatanong kung nasa ng kanyang ama. Malumanay na sabi ng kanyang ina. Nagyuko si Sophie ng ulo. Sinabihan niya akong gold digger, Nay. Na baka ako umalis sa trabaho dahil kulang pang sahod ko sa kanya. Malungkot na sabi ni Sophie. Sinabi ng kanyang ina na baka nasabi lamang iyon ng binata dahil masama ang loob ni Tristan sa kanya. Nag-resign siya ng biglaan at hindi alam ng binata ang totoong dahilan kung bakit niya iyon nagawa. Give him a chance, anak. He deserves to know the truth. Anak pa rin niya si Derek. Huminga ng malalim si Sophie. Tama nga naman ang kanyang ina. Pinunasan na niya ang kanyang luha at tinawag niya si Derek. Matapos magbihis ay nakipaglaro siya sa kanyang anak. Makaraan lamang ang isang oras ay may kumatok sa kanilang pintuan. Agad namang itinago ni Sophie ang anak dahil baka si Tristan iyon at nasundan siya. Bakit po, mama? Tanong ng bata. Matalino si Derek. Mabilis matuto. Marahil ay nagmana sa ama. Nagmana rin sa'yo si Derek. Matalino ka rin naman, diba? Anang isang bahagi ng kanyang isip. Dito ka lang muna, anak, okay? Sabi niya, lumabas na siya ng silid at tinungo ang pintuan. Hindi pala si Tristan ang bisita, kundi si Gerald. Gerald, ikaw pala! Sabi niya, nang marinig ng batang pangalan ng lalaki, ay lumabas ito ng silid. Tito Gerald! Excited na sabi ni Derek. Binuhat naman ito ni Gerald at binigyan ng plastic na puno ng tsokolate. Noong isang araw lamang ay ipinakilala ni Sophie si Derek sa binata. Magkasundo ang dalawa. Gabi-gabi itong pumupunta sa kanila para bisitahin ang bata. Sinabi naman niya sa ina na magkaibigan lamang sila. May dala rin pagkain si Gerald. Isang box iyon ng fried chicken. Dito ka na muna kumain. Anyaya niya sa lalaki. Gumiti si Gerald at nagpasalamat. Ito ang unang pagkakataon na niyaya siya ng dalaga na maghapunan. Tinulungan na ni Sophie ang ina sa paghahanda ng pagkain. Ngunit ang hindi alam ng lahat, sa hindi kalayuan, may isang lalaki nakatayo sa tabi ng puno. Nakakuyom ang kamao habang nakatingin kay Gerald. Ngunit lumambot din ang ekspresyon nang makita ang bata. Magkamukhang magkamukha sila. Anak ko, sambit niya sa sarili. Hindi niya naman layo na umiiyak na pala siya. Kinabukasan, akmang papasok na si Sophie sa convenience store nang may lumapit sa kanya. Walang iba kundi si Tristan. Nangungusap ang kanyang mga mata. Kitang-kita ang nanlalalim na mga mata nito. Malalim na rin ang eye bags nito. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong nito. May trabaho ako, Tristan. Hindi ako pwedeng umabsent. Mapapagalitan ako. Saad niya, ngumiti ito pero hindi umabot sa mga mata. May pagpaalam na kita. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi na siya nagtaka pa. He's a businessman after all. Hindi na nakaangal pa si Sophie nang hilahin ni Tristan ang kamay niya patungo sa sasakyan nito na nakaparada sa parking area ng convenience store. Binuksan nito ang passenger seat. Pumasok na siya. Siguro, kailangan na rin talaga nilang mag-usap. Wala na talagang dahilan para itago pa niyang kanilang anak. Pinasibad nito ang sasakyan. Hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin. Hanggang sa huminto sila sa isang open area na may malalagong damo. May mga upuan roon. Lumabas sila ng sasakyan at naupo sa upuan na nasa gilid ng matayog na punong kahoy. Ano bang pag-uusapan natin, Tristan? Tanong ni Sophie na hindi ito hinaharap. Paano ko sasabihin ang gusto kong sabihin kung hindi ka humaharap sa akin? Nahihimigan niyang lungkot sa boses nito. Huminga siya ng malalim at hinarap ito. Nagkatitigan sila. Mahaba na rin ang balbas nito na ilang buwan na ring hindi na naaahitan. Ganun pa man, ay gwapo pa rin ito.
Sa pagdaan ng mga araw, mas lalo itong kumisig. Ngayon lamang niya napagtanto na na-miss niya ito. Ang lalaking minahal niya hanggang ngayon. Sinubukan niya maging civil. Ano bang sasabihin mo? Sino ang batang nasa bahay niyo? Nag-uusig na tanong ni Tristan. Kumunot ang kanyang noo hanggang maisip niya na baka sinundan siya nito kahapon. Kapitbahay namin. Diretsong tugon niya. Pinilit na titigan ito. Bigla siyang natakot ng mga sandaling iyon kaya hindi siya nakaamin kaagad. Natawa ito ng malakas. Ako ba'y niloloko mo, Sophie? Niloko mo na nga ako sa dahilan kung bakit ka nag-resign eh. Pati ba naman yung karapatan ko sa bata? Magsisinungaling ka pa rin? Puno ng hinanakit nitong sabi. Paano ko nakasisiguro na anak mo yon? Balik tanong niya. Gumisi naman ito. DNA test. Madali lamang yon. May pera ako, Sophie. I can do what I want. Saan ito habang titig na titig sa kanya? Natawa siya ng mapakla. Kung kaya mo palang gawin ang lahat, bakit hindi mo ako hinanap nun? Natigilan naman ito. Sabihin na lang natin na walang dahilan para hanapin kita, Sophie. Matapos mo akong iwan sa ere. Sa tingin mo, mag-aaksay pa ako ng panahon para hanapin ka? Nakangisin itong sabi. Parang punyal na tumusok sa kanyang dibdib na mga sandaling iyon. Ngumiti siya. Wala nang dahilan para ilihim pa niyang lahat. Nasilo na siya ng sarili niyang bitag. Well, okay. Wala na rin saysay na ilihim ko pa ang tunay na pagkatao ni Derek. Mayaman ka. At kaya mong gawin ng lahat. May pera ka eh. Anak mo siya, Tristan. Okay na? Masaya ka na? Nagbungang isang gabing may nangyari sa atin. Sagot ni Sophie at pinigilan ng sariling maiyak. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Tristan. Gusto ko siyang makita. Iyon lamang ang sabi nito sa mga sinabi niya. Nasaktan siya. Pero gaya ng sabi nito, hindi siya ang dahilan kung bakit ito nagtungo roon. Marahil ay gusto nitong makasiguro na nagbunga ang nangyari sa kanila. Sure, huwag kang mag-alala. Hindi ko ipagkakait ang karapatan mo sa bata. Karapatan din ni Derek na makilala ang tunay na ama niya. Sabi niya, kahit papano ay gumana ang pakiramdam ni Sophie dahil makikita na nito ang ama. Ngumiti si Tristan. Baka sa mukha nito ang saya dahil sa wakas, magkikita na sila ng kanyang anak. Hinawakan nito ang kamay niya. Marahang iwinaksi iyon ni Sophie. Bumuntong hininga ang binata. Pinagbuksan na lamang niya ito ng pintuan ng sasakyan. Nang makarating sina Sophie at Tristan sa munting bahay ng Velasquez family, pinatuloy ng dalaga ang binata. Mommy! Sigaw ni Derek. Napatingin naman si Tristan sa bata. Parang may kung anong humaplos sa kanyang puso nang makita ng harapan ng anak. Derek anak! Bati ni Sophie sa anak. Imbes na sumagot ang bata, ay napatingin ito sa kanya. Titig na titig na parabang minumukhaan siya. Mama, who is he? Magkaparehas po ang kulay ng mata namin. Sabi ng inosenteng bata. Napatingin naman sa kanya si Sophie. Tumango ito. Binigyan siya ng pagkakataon na kausapin ng anak. Yumuko siya para magpantay ang kanilang mukha. I'm Tristan Del Prado. Huminga siya ng malalim habang nakatitig sa mga mata ng anak. Ako ang iyong ama. Sambit ni Tristan, kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi pinansin iyon ang bata. Bagkus, ay niyakap siya ni Derek. Where have you been, Papa? I'm always waiting for you to come home. Sabi ng musmus na bata. Kitang-kita ang luha nito sa mga mata. Naluluha na rin si Sophie. Hindi niya akalain na yun pala ang nararamdaman ng anak. Daddy is busy at work. Babawi si Daddy, okay anak? Sabi niya at hinagkan ng anak sa pisngi. Aba, mukhang may naistorbo yata akong reunion na. Napatingin ang tatlo sa may pintuan. Wala kasi ang magulang ni Sophie. Si Alma ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Si Dado naman ay construction worker. Naroon si Gerald, nakatayo sa hamban ng pinto. May ngisi sa labi habang may bitbit na box na tiyak na tsokolate ang laman. Sa kabilang kamay naman ay bouquet ng bulaklak. Gerald! Sabi ni Sophie. Siya naman ay nagtungo sa harapan para harangan ang kanyang mag-ina. Ayaw niyang mapahamak ang mga ito. May alam din si Tristan sa self-defense. Liban na lamang kung may dala itong baril. Tito Gerald! Sigaw ni Derek at patakbong lumapit sa lalaki.
At mampipigilan niya ang anak nang magsalita si Sophie. Hindi niya sasaktan si Derek. Nakangiti nitong sabi. Parang may tumusok na punyal sa kanyang dibdib. Ipinagtatanggol pa nito si Gerald. Hindi niya maiwasang magselos dahil mas unang nakilala ni Gerald si Derek kaysa sa kanya. Ibinigay ng lalaki ang tsokolate sa bata. Iniabot naman ni Gerald ang bulaklak kay Sophie. Para sa'yo. Sabi nito, akmang kukunin ng babae ang bulaklak nang magsalita ang anak. Bakit niyo po binibigyan si mama ng flowers? Nandito po si papa. That's bad dito, Gerald. You and mama are just friends. Giit ng bata, saka ibinalik ang tsokolate sa lalaki. Niyakap siya ng anak. Tama po ako, di ba papa? Tanong ni Derek sa kanya. Kinulo na lamang ni Tristan ang buhok ng anak. Matalinong bata, maala sa ina. Napatingin siya kay Sophie na matama na nakatingin sa kanila. Siya naman ay napatingin kay Gerald. Masama ang tingin ito sa bata. Subukan mong saktan ng anak ko. Makikita mong hinahanap mo. Sabi niya sa sarili. Okay, I have to go. Sorry kung naistorbo ko kayo. Patuyan itong sabi saka umalis na. Hindi maiwasang titigan ni Sophie ang mag-ama sa salas na masayang naglalaro. Nasa kusina siya at kasalukuyan na naghahanda ng pagkain kasama ang ina. Masaya si Alma dahil nagkaayos na ang dalawa. Buo na sila. Masaya rin siya para sa apo dahil makakasama na nito ang ama. Alam din ni Alma ang nangyari kanina at pinayuhan ang anak na mag-ingat kay Gerald. Pakiramdam niya ay may gagawin itong masama. Kailan mo sasabihin kay Tristan ang dahilan kung bakit ka umalis? Tanong ni Alma. Lumingon si Sophie sa ina at ipinagpatuloy ang ginagawang paghahain ng hapunan. Ang kanyang ama ay hindi umuwi dahil ginabi sa trabaho. Nilagay ni Alma ang kaldero ng ulam sa mesa. Mamaya nay, aamin na po ako. Sabi ni Sophie. Nang maihanda ang pagkain, ay niyaya na niya ang mag-ama na kumain. Sabay-sabay silang nagsalo sa hapunan. Habang kumakain, kita ni Sophie ang sigla ni Tristan habang sinusubuan ng anak. Tiningnan siya ng binata at nginitian. Nagbaba siya ng tingin at ipinagpatuloy na lamang ang ginagawa. Ngayon, nakahiga si na Tristan at Sophie sa iisang kama. Napapagitnaan nila si Derek na mahimbing na natutulog. Ang bilis niyang nakatulog. Puna ni Tristan at tumawa pa ng bahagya. Napagod ng husto eh. Sagot naman ni Sophie. Tiningnan niya ang binata at nahuling nakatitig ito sa kanya. Tristan, about sa dahilan kung bakit ako umalis nang walang paalam. Gusto ko magpaliwanag. Sabi niya. Ngumiti ito at hinaplos ang kanyang pisngi. Napapikit siya. Dinama ang mainit nitong palad. Makikinig ako. Alam ko na may rason ka kaya mo nagawa yon. Pasensya na rin sa nasabi ko nung una tayo nagkita. Nasaktan lamang ako sa ginawa mong pag-alis. Wika nito. Huminga siya ng malalim at tinitigan ang binata. Isang taon ang lumipas bilang sekretarya mo. Napansin ko nang may paghanga na ako sa'yo. Panimula niya. Nakita niya ang pag-ngisi nito pero kaagad ding nawala. Hanggang sa unti-unti minahal na kita. Hindi ko alam kung bakit ganun ang trato mo sa akin bilang sekretarya mo. Iniisip ko na ginagawa mo yun dahil malaking na itulong ko sa'yo. Kaya nang malaman ko na buntis ako, ginawa kong dahilan niyon para mag-resign. Dahil alam kong wala ka namang paghanga sa akin. Ang nasa isip ko noon, baka hindi mo ako panindigan at mag-suffer lamang si Derek sa ginawa ko. Sabi niya at naiyak. Tinuyo ni Tristan ang luha sa kanyang mga mata. Simula na makilala kita, Sophie. Nabihag mo na ang puso ko. Ginagawa ko ang mga bagay na yon. Hindi dahil sa sekretarya kita at maayos kang magtrabaho. Ginagawa ko yon dahil gusto kong maramdaman mo na may pagtingin ako sa'yo. Pero hindi mo yun napapansin. Kaya ang ginawa ko para maging akin ka ay angkining ka ng gabi ngayon. Pero nagkamali ako, Sophie. Yun pala magiging dahilan para iwan mo ko. Nasaktan ako. Hinanap kita pero hindi kita natagpuan. Ayoko mag-hire ng private investigator dahil baka mapansin mo't umalis ka. Kinalkal ko ang mga dating resume para tingnan ang resume mo. Kaya pinuntahan kita. Salamat naman at nahanap kita. Mahal na mahal kita, Sophie. Madamdamin itong sabi. Lumapit si Tristan sa tabi ni Sophie at siniil ng halik sa labi.
hindi naman nagprotesta ang dalaga. Nang gabing iyon, inangkin siya ng lalaking minamahal. Nang matapos ang mainit na sandaling iyon, nagkatitigan ang dalawa. Mahal na mahal kita. Sabay nilang sabi sa isa't isa. Lumipas ang isang linggo. Naging maayos ang pagsasama nila Tristan at Sophie. Isang gabi, habang palabas ng sasakyan ang dalawa, may biglang dumaan ang motorsiklo sa gilid. Inilabas ng lalaki na nakaangkas ang isang baril at itinutok iyon kay Tristan, saka kinalabit ang gatilyo. Ngunit napansin iyon ni Sophie, kaya kaagad niyang niyakap ang binata. Natamaan siya sa likod. Sophie! Sigaw ni Tristan at sinalo ang dalaga. Lumaban ka, Sophie. Dadalhin kita sa ospital. Sigaw ng binata. Ipinasok niya sa passenger seat ang dalaga at pinasibad ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital. Sa likuran nila, may isang babaeng naroon na nakatayo at nakasaksi sa nangyari. Nakuhanan din ito ng litrato ang plate number ng motorsiklo na ginamit. Balak nitong sabihin kay Tristan ang natuklasan. Pagdating sa ospital, nagmamadaling binuhat ni Tristan si Sophie patungo sa loob. Mabuti na lamang at may umasikaso ka agad sa kanila. Please iligtas niyo siya. Nagmamakaawa ako. Gawin niyo lahat ng makakaya niyo. Maging maayos lamang ang kalagayan niya. Nagmamakaawa ang pakiusap ni Tristan sa babaeng nurse. Nakapikit na kasi si Sophie. Tumango lamang ang nurse at itinulak na ang stretcher patungo sa emergency room. Sumunod naman siya. Nang naipasok na sa loob ng ER ang dalaga, naupo siya sa metal chair na nasa gilid ng ER. Naihilamos niya ang palad sa mukha. Sobrang nag-aalala siya. Nagugutom siya, pero wala siyang lakas ng loob na bumili ng pagkain. Mas nangingibabaw ang pag-aalala niya sa babaeng minamahal. Kalahating oras ang nakalipas, may dumating na babae. Hindi ito napansin ni Tristan dahil okupado ang isip niya. Tristan, tama? Tanong nito. Nag-angat siya ng tingin at nakita ang isang babae na sa tansya niya ay nasa 30 pataas na ang edad. Anong kailangan mo? Tanong niya. Kinuha ng babae ang cellphone sa bulsa at ipinakita iyon sa kanya. Plate number ng motorsiklo? Anong meron dyan? Tanong niya. Ito ang plate number ng motorsiklo na bumaril sa nobya mo. Sabi nito. Naikuyom niyang kamao. Kinuha niyang litrato sa babae. Magmadali ka, baka mamaya hindi mo na sila mahanap pa. Sabi nito, ngumiti naman siya at nagpasalamat. Kaagad niyang tinawagan si Jeric. Narito ang kaibigan dahil balak niyang surprisahin si Sophie. Balak niya sanang mag-propose. Sumama ka sa amin ng kaibigan ko para hanapin ang may-ari ng plate number ng motorsiklo. Kailangan ka namin. Sambit ni Tristan, tumango naman ito. Tinawagan niya si Jeric at ipinaliwanag ang nangyari. Labis itong nag-alala sa kanila. Sinabi na on the way na raw ito. Hintayin ko muna ang resulta ng operasyon. Hindi ako pwedeng umalis na hindi nasisiguro ang kaligtasan ni Sophie. Hindi rin ako makakapag-concentrate sa gagawin. Matigas niyang sabi. Naintindihan naman iyon ng babae na nagpakilalang Heidi. Naupo ito sa tapat niyang upuan at hinintay nilang kanyang kaibigan. Pagdating ni Jeric, sakto naman na lumabas ang doktora. Kaagad na lumapit rito si Tristan at tinanong kung kumusta ng lagay ni Sophie. Ngumiti naman ito. Ayos na siya, mamaya lang. Ililipat na namin siya sa isang silid. Saan nito? Nakahinga naman ang maluwag si Tristan. Nagpasalamat siya sa doktora. Sinilip muna ang babaeng minamahal mula sa glass door. Saka niyaya ang dalawa na magpunta sa pinakamalapit na police station. Pinigilan siya ni Jeric. Ang sabi nito ay may kilala itong tracker ng plate number ng sasakyan. Alam din ito kung paano matatrack ang lokasyon ng sasakyan. Nagtungo na sila kaagad sa bahay nito. Narito siya. Sabi ni Hermes, ang kaibigan ni Jeric na tracker. Codename nito iyon. Ayaw ipaalam ang tunay na pangalan. Confidential. Sinamahan sila ni Hermes patungo roon kasama ang tiyuhin ni Heidi na isang chief of police na si Dominador at mga kasama nito. Labag sa batas ang ginagawa ni Hermes. Pero mapagkakatiwala ng tatlong pulis. Alas 11 na makarating sila roon. Kalahating oras ang layo niyon. Nag-doorbell si Tristan. Gusto niya na siyang unang makakita sa lalaki dahil nanggigigil siya. Gusto niyang suntukin ito hanggang sa mawala ng malay. Sino ba yan?
Naiinis na tanong ng lalaki nang buksan nito ang gate. Kaagad na pinaulanan niya ng suntok ang lalaki dahilan para mapasubsob ito sa semento. Nasa likuran naman niya si Chief Dominador at ang dalawang pulis. Nasa likuran naman sina Jeric at Heidi. Nagpaiwan sa loob ng sasakyan si Hermes. Mabubulo ka sa kulungan. Ako pa talagang binangga mo. Papatayin kita. Sinong kasama mo? Nanggigigil na sigaw ni Tristan at akmang susuntukin ulit ito nang pigilan ito ni Sir Dominador. Huwag mong ilagay ang batas sa kamay mo, Tristan. Matigas nitong sabi. Nahimasmasa naman siya at umalis sa ibabaw nito. Nilapitan ng chief ang lalaki at ipinakita ang plate number ng sasakyan na ginamit para barilin si Sophie. Dahil sa takot, itinuro ng lalaki ang motor na nakapark sa hindi kalayuan. Nilapitan iyon ni Jeric at tama nga ang plate number na nakay Heidi. Wesley, bakit bang tagal mo? Sino ba yung bisita mo? Naiinis na sabi ng lalaki na ngayon ay palabas na ng bahay. Walang iba kundi si Gerald. Akmang kukunin nito ang baril, ngunit naging mabilis si Chief Dominador. Sapul nito ang kamay para dumugo iyon. Nilapitan ito ng dalawang pulis at pinusasan. Nagingit-ngit sa galit si Tristan, kaya nang nasa tapat na niya si Gerald, sinuntok niya ito ng pagkalakas-lakas. Ikaw palang may kagagawan sa pagbaril kay Sophie. Traitor ka! Trinato ka na maayos ng pamilya nila. Pero ganun ang igaganti mo? Matalim ang mga matang sabi ni Tristan. Ngumisi naman ito. Hindi para kay Sophie yun. Para sa'yo. Pero mas mainam na namatay na lamang si Sophie kesa mapunta sa'yo. Singhal ni Gerald at malakas na natawa. Nababaliw na ata. Diyan ka nagkakamali, Gerald. Dahil ligtas siya. Matigas niyang sabi. Kahit na gusto pa niyang suntukin ang lalaki dahil sa galit, pero pinigilan siya ni Sir Dominador. Ipinasok na ng dalawang pulis sa patrol at aasahan na makukulong sila base sa ipapataw ng hukom sa kanila. Tinapik siya sa balikat ni Jeric. Tama na pare, kailangan mo na makita si Sophie. Baka hinihintay ka na nun. Ang mahalaga, natunto natin sila at hindi sila nakatakas. Pagbabayaran nilang kanilang ginawa. Pampalubag loob na sabi ng kaibigan. Huminga ng malalim si Tristan at nanghihinang sumunod sa kaibigan at sumakay ng sasakyan. Pagdating nila sa ospital, naroon ang magulang ni Sophie. Gising na rin ito. Papa! Sigaw ni Derek. Kaagad na niyakap ni Tristan ang anak at kinarga. Lumapit siya sa mag-asawa at nagmano rito. Binalingan ang babae na nakatitig sa kanya. Umupo naman siya sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Sophie. Lumabas muna ng kwarto ang mag-asawa kasama si Derek para bigyan sila ng privacy. Seryosong pag-uusapan nila at hindi pa iyon akma sa musmus na isipan ng anak. Kumusta ka na? Tanong niya. Ngumiti naman si Sophie. Ayos lang ako. Bakit mo sinalo ang bahala na baril na para sa akin? Malamlam ang mga mata na tanong niya. Pinakatitigan siya ng dalaga. Dahil gusto ko. Dahil gusto kong mapatunayan na mahal kita. Kahit buhay ko pa ang kapalit, Tristan. Deserve ko ang bahalang iyon. Hindi ko alam kung sino yun pero malakas ang kutob ko na may kinalaman doon si Gerald. Sabi nito at biglang tumalim ang mga mata. Hinigpitan ni Tristan ang hawak sa kamay ng dalaga. Ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari kanina sa mga taong tumulong sa kanila. Gusto ko silang pasalamatan, Tristan. Sabi ni Sophie. Kapag ayos ka na, for now, magpagaling ka na muna. Sabi niya, saka kinintala ng halik sa noo ang babae. Bumaba ang halik niya sa labi ni Sophie at hinalikan niya ito ng buong pagsuyo at pagmamahal. Mahal na mahal kita, Sophie. Puno ng pagmamahal na sabi ni Tristan. Hinaplos nito ang pisngi niya at tinitigan siya ng punong-puno ng emosyon. Mahal na mahal din kita, Tristan. Maraming salamat at pinuntahan mo ako rito. Ngayon, kumpleto na tayo. Papa! Mama! Sigaw ni Derek. Natawa na lamang silang dalawa. Kinandong ni Tristan ang anak. Ng mga sandaling iyon, wala na siyang mahihiling pa.